Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon sina San Timoteo at San Tito, mga obispo sila. Alam naman natin na si Apostol Pablo ay hindi nagmisyong mag-isa. May mga tumuwang sa kanya. At kasama na rito sina Timothy at Titus. At medyo close po siya kay Timoteo. Kilala niya ang kanyang lola at ina. At alam niyang sila ay may matibay na pananalig na humubog rin naman sa pananalig ni Timoteo. Kaya kampante si Apostol Pablo na handa si Timoteong salungain ang mga hamon ng pagpapahayag ng mabuting balita at pamumuno para gawin ito. Hindi lang siya family friend, mentor din siya, advisor, at masasabi ring religious superior. At noong naaresto po si Apostol Pablo at nabilanggo sa huling pagkakataon, malamang ay kabado rin siya na ganito rin ang sasapitin ni Timoteo. Kaya hinimok niya siyang batahin ang kanyang bahagi sa paghihirap para sa Ebanghelyo. Ang sulat niya ay hindi lamang paalala sa mga espiritual na utang na loob ni Timoteo sa kanyang lola at ina, kundi para siguraduhin siya'y makapagpupunyagi para kay Kristo at makahaharap sa panganib ng buong tapang at tiwala. Sa kabila ng kanyang sariling binabalikat, naglingkod siya sa Diyos at sa kanyang kapatiran hanggang siya man ay sumulong din sa pinakamataas na antas ng pag-aalay ng kamatayan para sa kaharian ng Diyos. Sa kabila ng nakaambang panganib sa buhay ni Apostol Pablo, kahit sa loob ng piitan, hindi po siya naigupo ng sarili niyang kalagayan. Nakuha pa rin po niyang i-encourage ang kanyang kaibigan. Sa pamamagitan nito, lalo pong nahayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Dahil siya po ang nagsabi na hindi niya pababayaan kailanman
ang kanyang mga tinawag. At lalo pong nagliwanag ang kanyang presensya sa kalagitnaan ng kadiliman. Kung napalaya ka na nga naman mula sa sarili mong takot, ang iyong presensya, taguman o hayagan, ay makapagpapalaya rin ng iba sa kanilang takot. Ang kalayaang tinatamasa ng mga nakatagpo na ng liwanag ay nararapat po lamang na ibahagi sa mga nakukubkub pa ng dilim. Dahil gaya ng ilawan sa ating ebanghelyo, wala po itong silbi kung itatago lamang sa ilalim ng takalan o higaan. Sa madaling sabi, kung namulat ka na, kung natagpuan mo na ang liwanag, kinakailangan ding halata na namulat ka na nga at natagpuan mo na nga ang liwanag. Para po magpanggap na ang lahat ay katulad pa rin ng dati, ay isa lamang huwad na pagpapakumbaba o false humility. Kapag po kasi binabansot natin ang ating mga sarili sa ngalan ng huwad na pagpapakumbaba o false humility, oo nga, maaari nating maloko ang ibang tao para isipin nilang mabuti ito. Pero hindi po natin maloloko ang ating sarili. Pag itinatago natin ang ating liwanag, ginagatungan lamang natin sa ating kalooban ang ating galit, pait, at inggit. Pag nagkukunyari po tayong maliit, gaano man kadakila ang ating intensyon, may bahagi pa rin po tayong magpupumiglas. Bakit po? Dahil ang ating ginagawa ay hindi tugma sa kung sino tayo. E sino po ba tayo? Nilikha po tayong kawangis ng Diyos. Yan ho ang sino. Yan ho ang ating pinagkakakilanglan. Espesyal, kahanga-hanga, at punong-puno ng kagandahan. Pag po minamaliit natin ang ating totoong pinagkakakilanlan, ang ating totoong pagkatao, hindi po ito mananahimik lamang sa pamumuhay sa kasinungalingan. Ang tunay pong kapakumbabaan o yung true humility ay pamumuhay sa katotohanang pareho po tayong umaasa sa isa't isa at inaasahan ng bawat isa. Ulitin ko lang po yun, ano? Ang tunay pong kapakumbabaan ay pamumuhay sa katotohanang pareho po tayong umaasa sa isa't isa at inaasahan ng bawat isa. Dahil hindi po natin kayang mag-isa. Hindi po natin sigurado, pero maaaring ang isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ay mga bagay na gusto rin niyang sabihin sa kanyang sarili upang siya man na napipiit at nahaharap sa tiyak na kamatayan, katulad ni Timoteo, ay manatiling malakas, buo ang loob at handang humarap
sa tiyak na kamatayan. Hindi po umiikot ang mundo sa iisang aksis. At ang sentro po nito ay hindi ang ating mga sarili. Kinailangan niya si Timoteo. At kinailangan siya ni Timoteo. Kung paanong kinakailangan din natin ang liwanag ng isa't isa. At kung dumating man ang panahong mapansin nating aandap-andap na ang ating liwanag gaya ng buwan, alalahanin lang po nating nasisinagan lamang siya ng araw. Balikan lang po natin ang pinagmumulan ng ating liwanag nang may pasasalamat sa poong lumikha ng lahat.